It's me again, Dory. Me, welcome back to my channel. So, for today's vlog, mga langga, is i-announce ko na, kung ako sino yung winner ng ating 100 pesos slot, which is kasi nagpalaro ako ng, sa live stream ni Almaira Ibrahim, and may tinanong po ako at isa-isa po silang sumagot. So, kung gusto nyo malaman kung sino yung nanalo sa 100 pesos slot natin, keep on watching! 1, 2, 3, come on! Mga langga, as I've said earlier, i-announce ko ngayon kung sino yung nanalo sa ating 100 pesos load. And kung bago pa lang po kayo sa akin channel, huwag kalimutang i-like, i-share, and subscribe na din. And click the tiny bell button para updated kayo sa mga upcoming videos ko. And sa mga nakapag-subscribe na po sa channel ko, maraming salamat. At sa mga langga ko, Sir Langga at mga Sisi Langga ko na always nag-share ng aking mga live stream, ng aking mga videos, hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat po. Ayun nga, sila yung mga sumagot sa ano ko, sa tanong ko na bakit kayo naging tanga. Ay, ano yung mga bagay na ginawa nyo? Saglit. Pati ako nalito sa tanong ko. So, ano yung pinakatangang ginawa nyo nang dahil sa pag-ibig? So, yung unang sumagot talaga is si Neil Ortigas, which is very SPG. Hindi natin pwedeng sabihin. Pero maraming salamat sa pagsagot ng aking katanungan, Neil Ortigas. Pasensya ka na hindi ko siya mababasa dito kasi baka pinapanood to ng aking mga junakis, mapalaw ang nanay nila. So, yun. Thank you pa rin sa pagsagot. Ang sumagot din naman si Pinoy Master Channel, ang ating magandang dilag na nasa Egypt. Sumagot siya pero ano lang siya, relate. Sabi niya, how many times na naging tanga ako pero now nagising na ako sa katotohanan. O, diba? At least nagising si Pinoy Master sa katotohanan. So, ito nga, sumagot si Neil Ortigas. Then, sumagot si Solid, Bisaya ka, girl. Si Solid, Brother Samsam TV, yung sinabi niya, nung nakita ko yung crush ko, kasama niya BF niya sa Valentine's Day, saka hinalikan ko yung babae sa harapan niya. Lasing be like. O, diba? Sobrang tanga naman talaga yun, hahalikan mo yung ex mo sa harap ng jowa niya. So, buti hindi ka na jombag ng jowa niya. So, yun kay Solid Brother Samsam TV. Tapos, sumagot din si Sai Serapia. Si Sai Serapia ang ating magandang dilag, si Silangga all the way from Philippines. Diba? Sabi niya, naging tanga ako nung moment na hiniwalayan ako nung ex ko para sa ibang babae. Pero willing pa din ako tanggapin siya. Yun lang naman. Yun lang naman. May pahabol. So, tanga nga naman, diba? So, katangahan naman talaga yun, diba, na tatanggapin mo pa yung ex mo. Yung pinagpalit ka nung ex para sa ibang babae. Ang sakit nun, I have tried it many times na ipagpalit ka sa iba. Sobrang sakit. Pero, dahil nga mahal mo, willing mo pa siyang tanggapin. O, diba? Then, sumagot si Sweetie Malatip, sabi niya, ang pinakatanga kong ginawa nung napabayaan ko yung pag-aaral ko dahil sa galit na galit, besh. Gustong manakit. Lintik na pag-ibig naman talaga. Sabi niya, dahil sa lintik na pag-ibig na yan, ngayon naghihinayang na hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero ngayon, hindi na ako magpapakatanga. Charot. Charot. O, diba? So, parang, relate ako dyan. Kasi nang dahil sa pag-ibig. Kasi nung time na yon mga hindi pa tayo ganun ka-mature and we decide, parang mabilis tayong mag-decide to our emotions. Hindi natin tinitingnan ko ano yung mangyayari. Mas inuuna natin yung emotion natin kaysa sa mga future na mangyayari. Which is considerable naman kasi bata pa nga tayo that time. O, diba? Tapos, ano pa ba? Sumagot din si Raisa Noor, ang ating bagong friendship. Sabi niya, ako ayoko na alalahanin nung panahong nasaktan ako kasi iniisip ko na lang na hindi talaga siya para sa'yo. Diba meaning nun, may darating na talaga na mas higit para sa kanya. O diba, ang lalim ng mga hugot, ng mga sisilangga ako, diba? Saan galing to? Ang lalim! Ang lalim, besyo. Sana nga makatagpo tayo ng taong para sa atin. Para sa atin ba? So, yun. Tapos, saan na tayo? Tapos may pahabol si Sweetie Malatip.
Masarap magmahal pero masakit masaktan. Ako kasi sa akin ang problema, pag may nakita ako na hindi ko gusto sa lalaki, madali lang akong ma-turn off. Kaya galit sa akin ang mga lalaki, umiiwas ako ng walang dahilan. Di ba? Bakit naman, sisi? O di ba sabi niya kasi ano, merong may parang may makita lang siyang mali sa isang lalaki, nato-turn off agad siya. So which is hindi naman siya tama kasi nobody's perfect. Pero wala tayong magagawa, yun yung point of view niya sa pag-ibig. Huwag nating husgahan si Sweetie Ma kasi 'di ba? Iba-iba naman kasi tayo ng view tungkol sa pag-ibig. Jepo. Ganun. So next. Tapos may mapang-asar na ano, shout out sa mga nagsisisi sa di nakatapos mag-aral dahil dyan sa lintik na pag-ibig. Present ako dyan, relate ako dyan. O diba, time relate sis ano dito, Pinoy Master Channel. Lagi na lang siyang relate. Actually guys, wala siyang shinier dito sa tanong ko. Relate lang siya ng relate. So ayan, diba? Tapos sumagot na naman si Neil Ortigas. So hindi mo na natin babasahin kasi. Ano, baka kasi ma-speedy tayo, makita to ng mga anak ko, mabatukan ako. So, yun. Tapos sabi ni Raisa Noor, ako, hi, ang naging katangahan ko sa love is madali ako ma-fall ba sa mga lalaki dati. Tapos may crush ako dati na Christian nung high school pa lang ako. Tapos nung nag-Manila siya, umuwi siya, may asawa na, eto ang masyakit, besh. Nag-antay, lintik na pag-ibig talaga. Nag-antay siya sa wala. Kung alam ko lang sana. O, diba? Pakanta pa. Charot! O, diba? Sabi niya, nag-antay siya. Yung pag-uwi, may jowa bells na. Ang masakit, asawa na. Buti kung jowa pa lang, pwede pang agawin. Magduwaya ka na lang sa ispayag ka na lang, ikaw yung pangalawa. Para winner pa din, diba? saan na tayo? Pero ganun, sabi naman niya, may pahabol siya. Pero ganun talaga kasi pag minahal mo ang isang tao, talagang masasaktan ka, pero iyak mo lang ganun. O diba, iiyak mo lang. Lahat ng sakit nawawala pag iniiyak. Sabay tagay ng kape. Kasi wala kaming tagay dito. Ganun. Sabi naman ni Sweetie Malatip, mga lalaki kasi sobrang in love sa akin, kaya nawawala sila pag iwasan ko sila, pero ang problema naman sa akin, pag nagmahal ako ng todo, sasagasain ang lahat, masunod na ang pusong nagmamahal, ganun. O, diba? Kasi, kaya naman pala sobrang taas ng standard ni Sisi Sweetie Ma. Hindi naman sobrang taas. May standard siya sa isang tao. And ayaw, pag may nakita siyang mali na to turn off siya. Kasi nga, pag siya daw ang nagmahal, wagas naman. To the highest level, 101% naman yung pagmamahal niya. So, deserve naman siguro niyang ano, ibigay din ng lalaki yung 101%. Ba't ang putla ako ay? Siningit pa talaga. Tapos, ang ating forever single na si, ano, Dongski Vlog, sabi niya, ah, wait lang, mag-isip ako kasi hindi ako nakapa... Wala pa daw siyang jowa, so hindi siya makarelate. Wawa naman tong ano natin. Hindi daw siya makasagot kasi nga single siya. So hayaan na lang natin si Dongski. Tapos sa pagkatagal lang ano, inantay ko yung sagot ni Amera LD. Si Amera LD talaga yung pinakaantay kong sumagot, tsaka si Pinoy Master. So yung sinabi sa ang sinagot ni Amera LD is ang pinakatanga kong ginawa sa buhay ay yung iwan kong pamilya ko para sa iba, pero na-realize ko naman na worth it dahil nawala man sa akin ang lahat sa past ko, binuo at binalik at pinaramdam naman sa akin ng present ko na I'm worthy enough to everything. O diba, yun yung pinakamasarap na pakiramdam na after everything you've done, you've gone through, English speaking, pagkatapos ng lahat ng mga pinagdaanan mo, lahat ng sacrifices mo sa buhay, at the end of the day, diba, napakasarap sa pakiramdam na worth it pala yung lahat ng yun, kasi binigay at, kumbaga binigay sa iyo ng tao, ng lalaking yun na yung buong siya, na pinaramdam niya sa'yo na you are his everything kasi binigay niya lahat sa'yo. So, di ba, winner na winner si Amera LD doon kasi, di ba, at the end of the day, na-proved niya na tama lang na pinaglaban niya yung pagmamahal niya sa lalaki na yun. Kahit nawala man sa kanya yung lahat, at least binuo siya ulit. Naging buo siya ulit na dahil sa pag-ibig na kanyang pinaglaban. O, di ba? Kahit naging tanga ka at the start. Pero worth it naman yung pagiging tanga mo. So, yun na nga. So, yun na nga po, guys. No? As I've said, pipili ako ng isang sagot na mananalo ng 100 pesos load. At ang napili ko ay si
Napili ko yung sagot ni Sweetie Malatip kasi parang nakarelate ako doon. Ewan ko kasi nandahil sa pag-ibig, 'di ba? Parang hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. And tama ba? Tama ba 'yun? Wait lang. Tama pala guys, tama. Aling Luding lang yung lola. So, pasensya na ba kasi Aling Luding. So yeah, ang sagot kasi niya is, ang pinakatanga kong ginawa noon ay napabayaan ko pag-aaral ko dahil sa lintik na, oh, di ba, bismod pa siya dito, galit na galit, gustong malakit. So pinabayaan ko yung pag-aaral ko dahil sa lintik na pag-ibig na yan. Ngayon, naghihinayang na hindi nakatapos ng pag-aaral, pero ngayon hindi na ako magpapakatanga. Charot. Oh, di ba? Yun yung napili kong sagot kasi parang relate nga ako doon kasi parang napabayaan ko rin yung pag-aaral ko kasi when I was young, ang dami kong pangarap para sa pamilya ko, lalo na sa sa magulang ko. Excuse me po. Kasi ang dami kong pangarap para sa kanila yung makakapagtapos ko. Kasi gusto ko talaga maging isang stewardess, or kasi alam kong hindi namin afford yung pagiging stewardess, so gusto ko maging teacher. Pero hindi naman siya less na gusto ko. Yun lang talagang dalawa yung gusto ko. Gusto ko maging teacher, it's either teacher or maging stewardess. So nang dahil sa lintik na pag-ibig nga, hindi nakapagtapos sa pag-aaral kasi mas inuna yung pag-ibig. Kasi nung bata tayo, we are very vulnerable. Marupok tayo hanggang ngayon naman. Charot. O, diba? O, di kasi nung bata pa tayo, parang wala tayong view sa future. Kasi kung ano lang yung meron yan, parang sunggab lang tayo ng sunggab. And nandahil doon, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. And nagkaroon ako ng dalawang trophy. Trophy? Bisaya. Nagkaroon ako ng dalawang award. Trophy ko, yung dalawang anak ko. Which hindi ko naman pinagsisihan na nagkaroon ako ng anak. At my young age, hindi ko siya pinagsisihan. Yung pinagsisihan ko lang is hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi kung nakapagtapos ako ng pag-aaral, siguro natulungan ko yung pamilya. Pero nakakatulong pa din naman ako ngayon kahit papaano. Pero 'di ba, parang sobrang tanga natin na andun na yung chance, hindi natin siya grinab na makapag-aral tayo. And nandahil nga sa pag-in love na yan, 'di ba? Napabayaan natin yung pag-aaral natin, which is ngayon ang hirap nang ibalik kasi besides na ang junda na natin, majunda na tayo para mag-aral ulit, and meron na tayong mas malaki na yung responsibilities natin, parang ang hirap na makapag-aral ulit. So yun din yung isa sa pinakatawang tangang nagawa ko nang dahil sa pag-ibig. And ako naman, so yun nga guys, no, ang napili kong sagot ay kay Sis Sweetie Malatip. Congratulations, Sisi. Napili ko yung sagot mo. So, ako naman guys, ang pinakatangang ginawa ko sa pag-ibig, siguro, yun, napabayaan ko yung pag-aaral ko and nasayang ko yung kabataan ko na sana ine-enjoy ko pa kasi maaga nga akong nakapag-asawa, maaga akong nagkaroon ng anak. So, yung parang yun yung pinakatangang ginawa ko sa tanang buhay ko na sinayang ko yung kabataan ko na na-enjoy ko pa sana, pero, 'di ba? Nag-asawa ako nang maaga. So, yun yung pinakatangang ginawa ko sa pag-ibig ko kasi marami akong mga bagay na hindi ko na-experience, hindi ko naranasan, 'di ba? Kasi nga alam ko namang mo pa yun na may asawa ka na, parang ang pangit namang tingnan, may anak ka na. So, parang yun yung mga bagay na hindi ko na-experience na sana, 'di ba? Kung hindi ako nakapag-asawa ng maaga, siguro naranasan ko yung mga ganun. Pero thankful naman ako nang dahil sa pangyayaring yon, parang naging more responsible ako sa buhay ko. And kahit papaano naman, nakatulong pa rin naman ako sa pamilya ko this time. So, everything happens for a reason. It's either gawin mo siya ulit, magpakatanga ka ulit, or may natutunan ka from those experiences, 'di ba? Kahit papaano may natutunan naman. So, 'yun lamang, guys. Ganun talaga yung pag-ibig, eh. Parang hindi mo siya mapipredict kung anong mangyayari, hindi mo ina-expect kung anong mangyayari. Basta na lang siya dumarating. Most important is may natutunan ka. May natutunan ka about love. And ngayon, you are more matured na iharapin yung tunay na pag-ibig and willing ka nang tumanggap. So, yun lamang po sa video yung itong, guys. Kung nagustuhan mo yung video ko, please like and share. Comment na din para share mo yung mga thoughts mo kung ano yung pinakatangang ginawa mo sa pag-ibig. And aantayin ko yung mga comment niyo sa baba kung ano sa hindi ko nabanggit na ano. Antayin ko yung mga comment niyo sa baba at baka
baka magpa-premyo din tayo. So comment down below na kayo kung ano yung pinakatangang ginawa niyo nang dahil sa pag-ibig. At i-feature ko kayo sa next vlog ko. So thank you po sa lahat ng sumusuporta sa akin, especially sa mga taong walang sawang sumusuporta sa akin kahit minsan hindi ako nakakasupport sa kanila. Thank you so much pa din kasi alam kong nandyan kayo lagi para sa akin. At maraming salamat sa aking Doris Amigas, ang newly member ng ating Doris Amigas na si Marifu Despacio. Maraming salamat si Silangga, kay Venmar, kay Larsef Life, sa Gubak Ma'am, DMG Vlog, Clestobal Buyoy, Cristobal Balmores 4. Ah, naduduling ako. Vondavan Vlog, Vondavan Vlogger 2, Vondavan 2 Vlogger, ang ating Memsh na si Diho Yohoy. Memsh, maraming salamat. Kay Amera LD, Midnight 24, and kay Emilio Sugabo Jr. Maraming salamat sa aking Doris Amigas at Doris Fan Familia. So, thank you so much guys. At maraming salamat din sa ating super? Sa ating super chatter na all the way from Norway, na si Chris and Tracy. Salamat, ma'am. Salamat ng bongga sa inyong support sa akin. Walang sawang pag-suporta sa akin. Ano niyo na siya guys? Dalawin. Parang multo lang. Puntahan niyo yung bahay, channel ni Chris and Chris. Chris! Kay Chris and Tracy, ang ating mag-asawang napaka-lovable sa atin, all the way from Norway. And maraming salamat din kay Pinoy in Arizona sa always na pagsuporta sa akin and sa kanyang pagpalipad din. Maraming salamat sa inyong support. So yun lamang po sa video ito guys. Kung nagustuhan niyo yung video ko, as I've said, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe na din sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin. And sa mga nakapag-subscribe po sa akin, maraming salamat po. As I have always said, stay safe and God bless. Love lamang po. This is me, Doris Sugabo, and I'm signing off. Byers! Thank you so much. Bye!